Ayan. Hello! Good morning! Welcome back again to my YouTube channel. Okay, syempre, paminsan-minsan magsalita din naman tayo sa ating YouTube channel. Hindi lang puro sa mga rabbit na hindi nagsasalita. Okay, for today's video, okay, ituturo ko sa inyo kung ano yung mga mainam na pagkain ng rabbits. And to remind you guys, pagdating sa pag-aalaga ng rabbits, mas mainam pa rin na pakainin sila ng mga damo. Yung pinaka-safe talaga na pagkain nila, alam nyo sa totoo lang, mga damo talaga. Bukod sa safe sila, affordable pa or libre pa. No? Libre lang yung mga, ano, yung mga damo, hindi mo naman kailangan bilhin yan. Kaya lang, kailangan pakapiliin mo rin yung mga damo na ipapakain mo sa rabbits, kasi hindi lahat ng damo pwedeng ipakain. May mga damo na nakakalason sa mga pets or animals. Pero ngayon nga, dahil bumalik na ako sa pag-aalaga ng mga rabbits, since 2016 kasi nag-aalaga na ako ng mga rabbits. Ibig sabihin, 2016 palagi ako sa farm na ito para manguha lang ng mga pagkain ng rabbits. Kasi yun talaga ang sikreto ng pagpapadami ng mga rabbits at saka yung pagkakaroon ng mga healthy rabbits talaga, yung damo. Sagana sila sa pagkain na damo. And in fact, 80% talaga, 80% sa pagkain ng mga rabbits ay damo. 20% lang ang mga pellets or yung mga feeds. Kung tutuusin, if you're going to research talaga, unlimited grass dapat ang ipakain natin sa mga damo. Kaya kung ikaw ay rabbit breeder, dapat masipag kang manguha ng damo. Hindi lang, huwag kang umasa sa feeds lang. Kasi magiging ano eh, yung rabbits mo hindi siya ganun kalakas at katibay. Kapag kasi more on damo yung mga rabbits, napapahaba yung buhay nila. Just like my rabbits, yung mga rabbits ko since 2016, nag-aalaga na ako, andyan pa rin sila. Meron ilan mga nang namatay, pero mga 5 or 6 sa mga rabbits ko until now buhay pa. They are 5 to 6 years old na or magsi 6 years old na sila. Ganun katibay ang mga rabbits ko kasi sagana sila sa damo. Okay, so ipapakilala ko sa inyo si Agine. Okay, ito tong local na ano. Meron tayo yung imported, yung tinatawag nilang Napier grass. Meron din ako noon, nakabili ako actually kay ka-farmer noon. Pero nung wala pa akong Napier grass, dito lang ako kumukuha sa bukid. Ito yung tinatawag nilang agine. Pagkain ito ng kalabaw, ng kambing, o yung mga hayop na ano. Ayan, baka, kalabaw, kambing. Gustong gusto nila to. At yung mga rabbits din, gustong gusto nila yan. So ito, libre lang. Hindi mo kailangan bumili. Ito ang mga pagkain nila. Kapag kumuha kayo ng mga ganitong klase ng damo, yung stem pakikuha ninyo kasi gustong-gusto din ng mga rabbits na nginangat-ngat yung ano na ito, yung stem nila na to. Gustong-gusto ng mga rabbits 'yan. Oh, 'yan. Masarap para sa kanila 'yan. Ano kaya lasa? Subukan natin. So ito. Kasi sobrang init na 'yan, no? Para mabilisan gagamit tayo ng itak. Okay, no? Makikita nyo talagang tabas. Tapos dun sa mga kits mo, pag meron kayong mga bunnies or yung kits na yung mga babies pa talaga na rabbits, ang ipakain nyo sa kanila itong mga bata, yung mga malalambot lang, yung mga bata lang na damo. Huwag kayong kukuha ng matandang damo kasi hindi ano sa kanila yon. Kasi mga babies nga eh, babies, syempre, mga baby rin na damo or mga bata rin na damo. Yan. Diba? Sanay na sanay bang magtabas? Oh. Ako ngayon si ka-farmer. Dapat dun tayo nung dar o sa may daanan dar? Kukuha rin tayo dun kasi ipapakita pa natin sa kanilang iba pang sinakain ng rabbit. So, dito lang ito. Dito nabawas-bawasan na to. Ang taba niya, ito yung magandang ipakain yung mga mataba. Oh, look. Yan, mga matataba talaga sila.
Yan. Dala-dala ko na yung plastic. Okay. Okay, so bukod sa agine, ito tinatamag kong agine, pagkain ng mga alabaw. Bukod dito, marami pang ibang klaseng damo na pwedeng ipakain sa rabbits. Kagaya nito. Okay, so okay. Ayan. Itong klase ng damo, gustong-gusto yan ng mga rabbits. This one. Kaya kung may nakikita kayong damo sa inyong bukirin o sa inyong paligid na ganitong klase, ganito yung itsura niya, paborito po yan ng mga rabbits. Gustong-gusto din nilang kainin yan. O, diba? Ipit pa. Ano pa? Itong klase ng sa mga sapa. Sa mga sapa, marami kayong makikita ang damo na ganito. Ito. Yan. Kinakain din po yan ng rabbits. At saka kung syempre yung herbal grass, yung paragis, kinakain din po yan ng mga rabbits. So, yan. And mas mainam na kumuha talaga ng pagkain ng rabbits. Alam niyo kung saan? Sa bukid. Bakit sa bukid? Sa bukid kasi mas malinis yung mga damo doon dahil malayo sila sa pollution. Malayo sila sa mga ano-anong alikabok or yung mga especially yung pollution. Kaya malinis sila. Yung mga damo na itinanim ko sa paligid ng bahay namin doon sa backyard, bago ko ipakain yung sa akin mga rabbits, hinuhugasan ko muna or pinapagpag kasi maraming alikabok. Let me remind you na sa pagpapakain ng mga rabbits, kailangan malinis din yung mga damo na pinapakain ninyo. Kung sa palagay ninyo, full of pollution siya, marami nakadikit na alikabok, hugasan ninyo. And yung pagkahugas pa, kailangan pakapagpag ninyo, make it sure na dry yung hindi masyadong wet yung damo na ipapakain sa rabbits kasi baka magka diarrhea naman sila or magtais sila. Kasi di ba ang selan, hindi basta-basta pag-aalaga ng rabbits, especially mga pinapakain sa kanila. Hindi basta-basta, kung gusto nyo ng magandang quality ng mga rabbits, dapat alam ninyo kung ano yung pwedeng ipakain at kung paano sila pakainin. Again, 80% grass and 20% feeds. Yun talaga ang magandang pagpapakain sa mga rabbits. So, itutur ko pa kayo guys. Ito, nakikita nyo itong damo na ito. Ito rin. Yung mga damo-damo na nakikita nyo sa sapa. Yan, yung mga klaseng ganito din, kinakain din ng mga rabbits. So, itutur ko pa kayo guys, kung ano pa yung mga damo na pwedeng ipakain sa mga rabbits ninyo. Okay, sige. Alright guys, so nandito naman kami sa bukid. And dito pa lang sa bukid nga, doon mismo sa garden, marami kang makikita ang mga damo na pwedeng kainin ng mga rabbits. Kagaya nito, itong klase ng damo na ito, ang tawag namin dito is kantataba. Pinapakain to actually sa mga baboy. Niluluto nila upang maging pagkain ng baboy. And ito, kung kinakain ng mga baboy ito, yung mga pigs, pwede rin kainin ng mga rabbits. Kantataba ang tawag dyan. And ito rin, isa sa mga paborito din ng mga rabbits ito. Ayan. Paborito naman ito ng mga kabayo, horse. Excuse me. Naka-post? Hindi. Naka-ano siya. Okay, sige. Another. Okay na. Alright guys. Bukod sa ano, sa mga damo, pwede rin ang banana leaves. Kunin na natin ito. Guys, gustong-gusto din ng mga bunnies ang banana leaves. So, pwedeng-pwede yan ipakain. Okay, meron na tayo. Agine, or yung tinatawag na napier grass. Yung isang klase ng damo, hindi ko alam ang pangalan. So, nakatatlo na tayong klaseng damo. Plus, itong banana leaves. O, sige. Okay, guys. Nandito kami sa garden. No? Kasi sa garden, marami kang makikita ang mga damo dito na pwedeng ipakain sa mga rabbits. Kagaya nito. Take a closer look. Itong klase ng damo na ito, pinapakain ito sa mga baboy. Niluluto nila ito upang maging pagkain ng baboy. Kung pwedeng kainin ng baboy,
pwede rin kainin ng rabbits. At kung pwedeng kainin ng rabbits, pwede ko rin kainin. Ay, joke lang. Joke sabi lang, ko na nga po, pwede kainin ng tao. Oo. And then, ito naman, ito. Ito din, ito naman paborito ng mga kabayo, horse. So kung pwedeng kainin ng horse, pwede rin kainin ng rabbit. At kung pwedeng kainin ng rabbit, pwede ko rin kainin. Hindi, joke lang. Okay, so ito po yung mga ito. Meron na tayo, no? Para binibigyan ko kayo ng idea kung ano yung mga pwedeng ipakain sa rabbits. Kasi, kagaya ng sinabi ko kanina, mas mainam pa rin ang ipakain sa mga rabbits. Mga damo talaga. Iba't ibang klase ng damo para hindi sila magsawa. Okay, yes. So dito, kaya lang syempre, pag pumupunta kayo sa bukid o pamanguha ng damo, make it sure na tanungin muna ninyo sa mga farmers kung nag-spray sila. Baka kasi nag-spray mamaya, sila dyan daw. Kaka-spray, hindi. Bago ko ito ipakain sa mga rabbits ko, tatanungin ko muna. Kailangan matanong muna kasi kung na-spray ba sila o hindi. Kasi patay. Patay ang mga rabbits nyo kapag naipakain ninyo to na hindi kayo nagtatanong kung na-spray ba yung mga halaman or hindi. So, guys, ito lang. Pinapakita ko lang naman sa inyo kung ano yung mga pwede natin ipakain sa mga rabbits. And ito rin, pakita mo doon. So, ito rin, yan. Yan. Yan yung ano, di ba? Yung paragis. Paragis. Hindi paragis. Ito. Ay, iba, hindi yung, iba yung itsura ng paragis. Baka sibuyas yan. Gusto rin ito ng damo. Ay, ng mga rabbits. And ito rin, guys. Papakita ko sa inyo. Ito rin, guys. Kinakain din yan ng mga rabbits. Gustong-gusto din nila yan. Kaya lang, again, make it sure na hindi sila bagong spray. Kung hindi, patay. Ang mga rabbits ninyo. Marami kang makukuhang pagkain ng rabbits sa garden. Pero, hindi rin sila safe kasi, syempre sa garden, laging nag-spray dyan. Kaya hindi rin safe sa mga rabbits ninyo. Madalas akong kumuha, pakita mo nga yung ano, yung palaisdaan. Parang ano. O yung cutter mo. Asan na naman ako? Ayun, iniwan natin. O, kunin mo to. Eto. Pakita mo sa kanila, Joan. Okay, mas safe talagang kumuha ng pagkain ng rabbit sa sapa. Kung meron kayong makitang sapa, palaisdaan, or you know, kahit sa mga gilid-gilid lang ng river, mas safe kumuha doon kasi ano eh, walang masyadong chemical. Kagaya niyan. Yan, hindi yan in-spray. Mas safe ipakain sa mga rabbits. Ah, sige. Sige. Okay na, Jo? Oo. Okay, so ito pa guys, ito pa ang, syempre yung gulay, mas lalo na ang mga gulay, gustong gusto ng mga rabbits, kaya lang syempre binibili yan eh, itong damo hindi naman binibili, ayan, ito pang klase ng kantataba rin ito, gustong gusto din po yun ng mga rabbits, tuwang tuwa silang kainin ito, kaya lang, wag hindi maganda yung ano, yung masyadong pakain ito kasi watery siya eh. Matubig. Magka-diary. Magka-diary yung mga rabbits ninyo. Okay. Ang dami, no? Tingnan mo, pakita mo dyan. Dami. Oo nga eh. Masasarap na pagkain ng mga rabbits. Ayan. Siyempre, ayan, pwede pagkain ng rabbit yan lahat. Ay, of course. Basta mga gulay-gulay. Madahan-dahan yung camera. Pause mo nyo. Okay na. Ang ganda ng mga kantataba. Okay. So guys, nagtanong na kami sa may-ari ng garden. Hindi raw sila nag-spray. So, ibig sabihin, safe na manguha ng mga damo dito. Ay. Ay, baliktad. So, manguha na tayo ng libreng damo. Para... Damo lang, ha? Damo lang. Oo, damo lang. Okay, mag-alala. Pero, bakit na mga doon, tataba naman ang kanilang mga ano? Gulay. Ano kasi ito? Hindi yan spinach. Ah! Ay, naku, nakalimutan ko na. Yung inaano din yung sa buro! Oo. Yan. Ay, kataba, oh. Pwede nga lang bunutin pati yung ano, eh. Wow.
At siya matubig siya dyan eh. Oo. Alam mo, bunutin na natin. Tapos hugasan ko na lang doon. Kasi yung iba nga, iba mga rabbits, pati yung ano, sinakain. Ugat? Oo. Sinakain nila. Kukuha tayo dito. Yan, binunod ko na pati yung ano. Pati yung ugat. Hindi na ako mag-iwan ng ano. Okay, libre lang daw. Ang taba naman ng ano nila. Matataba. Yung pang ano ng buro, ang tawag yan. So, makakaanong galawin yung mga to, baka magalit sila pati yung gulay yung mabunod mo. Hindi naman sila sadya. Ito pa ka naman mo. Sobra. So, pupunta lang ako dito, mangumuha ng damo, makakalibre sila ng ano, nagalinis ng garden nila, di ba? Mm-hmm. Oh. So, yun, you saw, yun po guys. I hope marami kayong natutunan na iba't ibang klase ng damo na pwedeng kainin ng rabbits. And for my next videos, ipapakita ko pa sa inyo kung ano pa yung mga iba pa na pwede pa nilang kainin na hindi nyo pa nakita. Kasi nung ako'y nag-aalaga ng mga rabbits, laging tinatanong sa akin, ano po bang damo ang pwedeng ipakain sa rabbit? So ito na po guys. So ito ilan sa mga damo na pwede nilang kainin. So I hope may natutunan kayo. Thanks for watching. God bless.